kada pindot, may nalo ka more! Register, magyaya, vote at react at makipindot sa mga palaro ng PAN. Huwag bibitaw araw-araw para sa chance manalo ng 50,000 pesos. Dito sa Pindot, may nalo ka draw by MVP! Welcome natin. Ang ganda mo naman. Ay, wala lang to. Ang sexy, no, nakakaloka. Kamusta ka? Parang di tayo nakita kanina. Hindi, I mean, ano, kasi ngayon lang ulit tayo, ano, after nung, ano, nag-guest ka sa amin sa Painalo. Tapos, sexy mo. Naku! Ang ganda-ganda mo. Eto, hello, ano ko, Friday. Yeah. So, it takes so much gut para mag-black. Oh, sa tatay ko to. Ay, talaga. Oh, pinahiram sa akin. At least, di ba, reusable. Oo. Ay, naku, eto na pala yung mga katropay natin. Naku, magandang gabi, mga katropay. Happy Friday. Bago mag-weekend ito, doon na natin ang intense na usapan. Imbitado pa rin kayo lahat na makitambay at makisawsaw sa kwentuhan. Ako pa rin po ang diyosa ng saktong panggabi. Maggie. At syempre, naku, mga katropay, special ang Friday night natin. Kaya naman, para mas lalo pang gumanda ang ating gabi, may mga kasama tayong special na guest na host ngayong gabi, kasing ganda ko. Ang sabi, please welcome ang never nawawalan ng ganda at energy. Palakpakan for Patsy Reyes! Di ba? Ang sexy. Nagmukha, ayaw, parang natipos. Nagmukha tayo mag-ina. O, hindi. I think sobrang ganda mo ngayong gabi at napakabango mo. Pinagandaan mo. Maraming salamat. I'm very proud of you. Oo, naligo kasi ako umulan kanina, libre tubig. Diba? Ganun na naisip ko eh. Pero hello mga katropa. Hello Ate Neggy. At ako po si Patsy. Milya-milya ang layo ng aking... Why? Hindi na ako yan! Sabi na ka nagay. Sino to mga... Grabe mga writer sa akin, no? Milya-milya daw ang layo ng kagandahan ko sa'yo. Anong masasabi mo doon? Hindi ang galing sa akin. Ay, ako, sumasang-ayo naman ako. Kasi talagang tinatanggap ko na ang ganda ni Patsy talaga. Oo, pero usoga. Pero kung ang nagsabi sa akin yan, sila si magagalit ako. So, Lassie. Ayan. Pero excited ako makipagkwentuhan sa inyong lahat tonight. Kaya naman, don't forget to log in na sa pie.com.ph/join para makisawsaw at makisali sa ating usapan. I-follow nyo na rin kami sa iba't ibang social media accounts at I Am Pie Official. And don't forget to subscribe. Oo. Kasi medyo mataas yung ano natin, 110,000. Wow! Ipapalain mo. At sa mga katropay natin na may hot and steamy confession dyan, may pang SPG na kwento na gusto ninyong mapag-usapan at chikahan natin, ako, i-share nyo na yan sa amin. Ako, tumawag lang sa SPG hotline. Ito ay 0915-069-4931. Ako, aantayin po namin ang tawag ninyo. Nako, eto na, Patsy. Simulan na natin ang gabi with our latest chika na nakaalap ko dito sa Mamarazzi. Eto na, nako, galing ito sa mga kaibigan kong Marites. Yes. Okay, ang ating unang chika, Harlyn Budol, humingi ng sorry dahil sa kanyang viral na Q&A. Ano ba ang nangyari? Nako, eto na nga. Nag-sorry ang beauty queen comedian na si Harlyn Budol sa mga netizen dahil sa kanyang naging sagot sa question and answer portion sa
sashing ceremony ng sinasalihang beauty pageant. Ayon kay Harleen, and we quote, sa sobrang kaba ko po, hindi ko na na-explain kung anong gusto kong sabihin. Sorry, I admit, di po ako magaling sa lahat ng bagay. And sorry kung nawalan po kayo sa akin ng kumpiyansa sa isang pagkakamali. Hindi ko po nilaro. Di ko lang talaga nag-gets yung tanong, and I accept it. Tinanggap niya, hindi po ako perfecto, and of course, sabi niyang ganun. Ay, oo. Eh, totoo naman kasi talaga wala naman perfecto na ano. Walang perfect talaga. Tama. At least nag-sorry siya kaagad at in-admit niya na mali siya. Oo. Yun ang importante, yung acceptance. Yes. Sabi, oo. Pero kung ikaw ang tatanungin ko... Na? Ang dami kong pinagdadaanan ngayon. Hindi, wag na lang. Wag na. Hindi ko na itanong. Bayaran ko ngayon na magkakatapusan na, oh. Ah, di ba? Pero ito, may baon din ako, Chika at Inegi. Ito naman, Ivana Alawi, pinainit ang social media sa inilabas na larawan. Oh, di ba? Maulan man ang panahon, lately talagang pinainit naman ni Ivana Alawi ang social media matapos niyang i-post ang kanyang alluring photo sa Instagram na may caption na, "Call me maybe." Call me baby. Kasi naman, mukha na, ganda naman kasi ni Ivana. Oo. Pag ako kasi gumanyan, parang walang tatawag sa akin. Oo, baka tawagin ka, pare. Tama. Pero umani ito ng libo-libong likes and comments. Here ito isang netizen. And we quote, "Can I call you my forever instead?" Dagdag pa ng isa, "Sige, basta wag mo kong baby tawan." Ay, harot. Ang sabing ganun. Ikaw ba may nagsabi na sa'yo? Nang alin? No, wag mo kong baby tawan. Baby tawan. Oo, baby tawan. Ah! Wala. Parang meron. Wala. Biglang umano yung mata ni Patsy, parang naging si Storm, gumano. Pero wala. Ako, baby tawan, meron ba? Sabi, oh. Pag may trabaho ko, hindi talaga sila bumibitaw. Pag wala, bumibitaw sila. Ay. Ganon. Ayan na nga ang mainit na mga chika ngayong gabi. Kaya mga katropay, i-share nyo na ang feelings nyo sa ating mamarazzi of the day. Tandaan, pindot, painalo ka araw-araw. Nako, kaya naman, pindot-pindot lang. Yan. So, kayo na bahala dyan mga katropay. Palaban ang mga latest chika sa mamarazzi. Kaya naman ngayong gabi, sinigurado naming intense din ang pag-uusapan natin. Yung sinabing intense, parang tama yun. Hindi intense. Hindi na, kakaiba itong pinag-uusapan. Alam mo naman dito sa SPG nako, bagay na bagay ka sa show na to. Parang sinabi mong bastos. Hindi! I mean, hindi kasi, hindi, alam mo Patsy, marami, si Patsy po kasi kausap ninyo, marami kang mapupulot ng mga wisdom. Totoo! Kagaya ng tooth, makukuha mo sa kanya yung wisdom tooth. Anyway, nako, hindi lang isa, kundi tatlo ang malaama kasama natin bisita ngayong gabi. Apat na taon na silang nasa polyamorous, tama ba basa ko? Polyamorous na relationship or tatlo sila magjojo. Tropol. Ngayon ko lang narinig yan. Ang tanong, bakit nga ba game na game sila paghatian ang minamahal? Nako, huwag na natin patagalin pa. Please welcome our guests ngayong gabi, Derek Aquino, Justin Granados, and Junko Balmeo. Nako, hello, good evening. Magandang gabi. Magandang gabi. Hello, welcome nako. Salamat naman at napadaan kayo, Derek, Justin, and Junko. Bumati muna kayo sa ating mga katropay. Hello sa mga katropay natin dyan. Hello, yeah. And thank you for having us. Magandang gabi mga katropay. Thank you sa pag-imbita sa amin. Kala ko magkapatid tong dalawa. Diba? Hindi na sa amin talaga. Ano ba? Ba't kailangan nyo pansinin? Pinabayaan ko na nga to. Oo. Ay, mga katropay, sa family ko dyan, nanonood sila. Ay, huwag kayo masyadong kabahan. Oo, first time nyo ba na mag-interviewin sa national TV? So, relax lang para lang tayo nakatambay dito. Naku, tama-tama, nakabili ko ng furniture. At saka yung mga first time yan ang mga pinaka-importante. Yes. Diba? Ako nung first time ko, ang sakit. Nasaktan ka agad. Oo, pero okay naman nung tumagal, natanggap ko na, kaya okay na. I'm so proud of you. Sa mundong maraming mapanghusga, bakit nga ba lakas loob na pumasok sa isang polyamorous relationship? Tama ba yun? Polyamorous relationship sina Derek, Justin, at Junko. Paano nga?
nga ba nag-work ang kanilang relasyon? Alamin nating maraming nakikiliti ang imahinasyon at nakakaabang sa mga revelations nila. Kaya naman, Derek, Justin at Junko, oras na para kayo ay sumalang dito sa ating Hot Seat! Ako, eto na nga. Ako, magandang gabi at maraming salamat. At pinagbigyan nyo kami na kayo ay aming ma-interview. Okay. Siyempre naman. Naku, ang unang naming tanong, naku, wala nang paligoy-ligoy ito. Ang unang naming tanong sa'yo, kinabahan tuloy ako. Bakit? Okay. Relax lang. Hindi. Ay, sabi niya, relax ka lang daw. Kasi ang gagawa. Hindi, ngayon ko lang kasi ito na rin eh. Parang tambay lang tayo. Alam mo, paano mawala yung kaba mo? Dahil makaipo tayo sa kanila doon. Sandali, teka lang. Nahira. Takti ba tayo? Anong tawag? Kaya sandali, alam mo kasi nakadress ako. Okay. Ay, sorry, hindi ko pala na ano yung boxers. Diba? Okay. Palaban ka talaga. Ano ang una namin tanong? Ang una namin tanong, ano nga ba ang isang polyamorous na relationship? Maaari nyo bang i-explain sa amin? Kasi ngayon ko lang narinig to eh. Yes, okay. Kaya ako nagbabakil-bakil eh. So, ang isang polyamorous relationship is isang consensual na ano. Anong tawag dito? Relationship na consensual, na nagmamahal ng hindi lang isa, hindi lang dalawa. I mean, hindi siya limitado sa dalawa. Depende kasi yan sa tao. Pero kasi sa kaso namin, kami lang tatlo. Okay. Oo. So, meron itong parang permission, yes, sa lahat. Hindi yung nagmamahal ka ng iba-iba pero hindi alam nila na marami sila. Diba? Mga ganon. Ang ganda ba ng suit ko? Okay. Okay, eto na. Apat na taon na kayong tropol. O nasa three-person relationship. Bakit ba kayo napasok dito? At pwede nyo bang ikwento paano kayo nagkakilala? Sino yung unang magkakilala tapos sino yung sumunod? Actually, kami yung unang nagkakilala. Pero medyo long story kasi to. Kasi prior to this throuple or polyamorous relationship, meron ng existing pa na throuple before. So, medyo mulat na rin kami about the setup. We were both used to it na. So, hindi na bago yung topic sa amin. Tumagsad lang si Derek. Oo, kasi first time ko kasi ang dami kong kakilala na, ngayon ko lang talaga siya narinig. Pwede pala ako yun. Ako din. Parang, paano kayo nakakilala? Sa party ba? Or sa common friend? Ano, sa yung Facebook na kulay dilaw. Ano yun? Oh, meron kasi, di ba, ang Facebook blue. Ngayon may dilaw na. Yeah, may orange. Pumasok din ako doon. Totoo ba? Oo, hinanap yung jowa ko. Nakita mo naman. Nakita mo. Yes, kasi break kami noon. So parang umalis na lang din ako. Pero may additional question lang ako. Sige. Mama Negi. So, dun ba sa pagkakakilala nyo, ano yung unang questions na tinanong nyo? Like, ikaw ba yung nakakita sa kanya? Or ikaw? Or sino ang nag-introduce sa isa't isa? Okay. So, kasi kami dalawa ni Justin, kami nauna, di ba? Nagkaka-chat-chat na kami before. Alam ng ibang mga tao, Twitter, magkakilala na kami sa Twitter talaga. And then parang doon lang kami nagka-chat doon sa app na Yellow na yon. And then kami yung nag-meet talaga para mag-date. Pero ano tawag dito? Paano pumasok si Derek? Justin. Si Derek. Si Derek. Naguguluhan na rin. Naguluhan din ako. Mag-agwapo kayo lahat. Okay lang bang paguluhin ko pa? Kasi okay lang. Sige lang. Hindi lang kasi kami polyamorous relationship. Open relationship din kasi kami. Okay. So, para sa mga hindi nakakaalam, ang open relationship kasi naman is consensual na maraming sexual na relasyon. So, magkaiba pa yun. Polyamorous kasi more on... Kayo lang talaga. Pag-ibig, love, ganyan-ganyan. Pero kasi yung open relationship, it's more on yung activity. And also allowed to explore. Oo. Yes. Ganun pala yun. So, pumasok siya kasi... So, ganun ko na meet sila. So, ipalagay na natin, siguro mga 2-3 years na silang magkakilala. Nung nasa Pampanga ako na...
nakachat ko siya dun sa dilaw na Facebook. Okay. Una kong tanong, ikaw ba talaga yung nasa picture mo? Kasi padalasan dun sa Facebook na yon, dun sa app na yon, hindi naglalagay ng mukha yung mga tao dun. Diba? Mga katakatawan lang. Wala akong alam dun eh. Tapos yun, nakachat ko si Justin, tapos nagkita kami, tapos yun, nagkaroon ng digmaan. Tapos biglaan na-open. Digmaan kayo? No, ibig sabihin, nung unang kita nyo pala, ibig sabihin, nag-ano na kayo, nagdigmaan na kayo. Dahil mga palaban sila, silang mga pambato. Yun naman ang tama talaga. Wow. Laban kung laban. So dapat ang pangalan nyo talaga, Bungie. Bungie, laban lang. Okay, tapos? Tapos yun, eventually, tinanong niya ako, bago kami nagka-meet pala, nabanggit na niya na meron siyang jowa. Tapos na-open sila. Tapos doon ko na lang din nalaman kung ano yung open relationships. Pina-explain ko, tapos nung nangyari na yung lahat, sa kanya ako tinanong, gusto mo bang ma-meet din jowa ko? Tapos yun, sabi ko, sige. Ay! Sige. Na pabebeng, sige. Kala ko yung tanong sa kanya, gusto mo bang mag-join? open-minded ka ba? Kasi sa amin kasi kanya, gusto mo sa piramiding. So, ibig sabihin, parang ano to, paluwagan. Halika, sumali ka sa paluwagan. Diba? Sino kaya unang sumahod? I-re-recruit mo ako sa relationship niyo ng jowa mo. Paano mo ako tatanungin? Kunyari, interested mo tayo sa isa't isa. Tapos iaaminin mo sa akin na may jowa. Alam mo, Patsy, kasi dediretso yung nakita, may jowa kasi ko. Ha? Gusto mo ba jumoin? Jumoin? Oh, hindi, may outing kami. Wala, sagot ko na yun. Pero sumama ka lang mo, masaya tayo. Sige, magpaalam ako ha. Oh, sige. Overnight. Okay, bye. Eto na, naku, alam mo pala ba, sobrang interesado ko dito sa ano natin. Okay, paano naging setup ni ninyo o yung ligawan? Yung ligawan days at yung pagkakataon ba na magkakasama yung idinedate mo or palaging magkakahiwalay kayo? Yung ganun, or lagi kayong magkakasama ang tatlo? Paano yung setup nun? Eh, ako yung naligaw sa dalawa eh. Ay, talaga? Oo, kasi diba sila na tapos nakilala ko. Nung una, pa isa-isa, siya lang muna, tapos siya naman, tapos napadalas yung kaming tatlo. Hanggang ngayon, ganun pa rin naman eh. Madalas kaming tatlo, pero meron kami mga nagde-date kami na kami dalawa lang, ganyan lang. Para strong pa rin yung bond namin sa isa. Oh. Wala naman sa yung isa, yung ganun, halimbawa, walang selosa na ano. Paano yung ano, di ba? Kasi, kung kayo magkasama, okay. Tapos siya, wala namang ganun naging issue. Meron, kasi kahit naman ano eh, yung dalawang magjowa lang. Oo, kasi sa magdalawa lang. Oo, nagsiselos. Kaya sa amin kasi, open kasi kami talaga sa mga ganyang conversation. So parang sa amin kasi, pinag-uusapan namin yung ganun. Mas mabuti na sa amin na masabi namin kung ano nararamdaman namin. Saka mas maganda yung ano, yung kung may ganung problema, yung uupuan nyo talaga. So ibig sabihin, inuupuan nyo. Problema. Hindi ba? Hindi dapat inuupuan para pag-usapan. Di ba? Yun naman talagang importante. Ngayon, nakaupo tayo, pinag-uusapan natin. Ikaw ba in a relationship ka na? Ngayon, ano eh, complicated. Complicated. So before maging complicated yan, ikaw ba, Mama Negi, minsan naramdaman mo na parang, kunyari, kayong dalawa magkasama kayo, magmumol kayo, pero parang isipin mo, parang kulang, like, sana may kasama tayong ibang friends. Pero dahil tatlo sila, hindi na nila kailangan ng iba pang friends pag may pupuntahan sila, di ba? Like, kasi ako, sa mall, hindi ko siya dinadali. Saan? Napapagastos ako pag sa mall. Mas malaki na ibibigay ko. Kaya dinadala ko lang. Mali yung example. Oh, sa ano ko lang siya. Sa drugstore ko lang siya dinadala. Tama. Okay, eto na. Ano, magkakatabi ba kayo sa pagtulog? O may sinusunod nyo kayong schedule? Kasi ganun eh, may schedule ba na? Schedule talaga. Shifting. Pero magkakatabi kami, tatlo. Oo. Ay, talaga? Isa lang yung camera. Isang camera. Anong size ng bed nyo? Dati, ano lang, sobrang late lang, like single bed. Single? Okay. Single? Paano yun? Double. Sorry. Double.
Saya no. Pero ngayon naka ano, nakaluwag-luwag na. Nakabili na kami ng ano, queen size bed. Queen size bed. At papunta na kayo sa Euro. Euro king size. Dati naka ganun kami lagi mo. Uy, masarap din kasi masarap din kasi matulog ng siksikan, di ba? Totoo. Sobrang likot matulog nito. So, kalahati ng kama sa kanya. Baka kailangan niya lang ng magpipirmi sa kanya. Totoo. Diba? Kailangan ano, pwede ba makitulog sa inyo? Pwede naman. Oo nga, minsan parang diba? Punta ka sa Pampanga. Oo, kahit katabi ko yung aso, okay lang. Eto, ano ang mga ano, ano ang mga advantage kapag tatlo kayo sa relasyon? Ano naman yung mga advantages? Ano? Sa mas bills. Matipid. Hati-hati sa bills. Kasi tatlo kayong naghahati sa bills, sa mga gamit na bibilhin, like yung mga appliances. So, yun, mas matipid. And errands, like, sino magluluto, maglilinis, ganyan. Saka hindi, paano yung ano, eto ha, paano yung pag may away yung isa sa bawa, yung, alimbawa, may nag-away kung si ganito, tas eto, hindi na makasali, paano nangyayari? Gano, sa amin naman, pag may away kasi yung, kunwari, magka-away kami ng dalawa. Kami lang nag-aaway, tas kami lang din nag-uusap. Kasi away namin yun eh, problema namin yun. Hindi siya kasali doon. Siyempre, sinasabi namin sa kanya na, I mean, nalalaman naman niya na may away kami. Siyempre, obvious naman. Pero kung yung away namin is sa amin lang din talaga. Okay. And then pag after na, or pag napapasobra na, dun siya, or may, dun may nag-i-intervene, or may ano ba tawag dun? Kumbaga, pumapasok. Okay. Para pag sobra na, parang gumigit na isa. Pero as much as possible kasi sa amin, yung away ng isa, sa amin lang. Sa kanila lang. Hindi na, ganun lang. Bongga, parang hindi ko pa kaya yan. Kasi syempre pag may kaaway ako, isusumbong ko dun sa isa. Kailangan galit din siya dun. wala pang pila. Diba? Yung kaaway ganyan ka din. Diba? Parang susulsulan mo. Naku, alam mo si ano. Eto para sa inyo, ano ang strong foundation ng relationship nyo para mag-work ang ganitong set? Si Junko. Para sa akin, ano, two things. Trust and open communication. Kasi, pero kung irarank ko yun, siguro open communication muna. Kasi kailangan mong isabihin or talaga makommunicate yung mga kailangan mo, yung nararamdaman mo sa kanila pareho. Usually kasi, napapansin ko kasi sa marami kahit dalawa lang sila magjowa, hindi pa rin kayang sabihin yung mga bagay na... Totoo yan. Diba? Hindi pa rin kaya maging honest. Honest ako. Oo. Kasi ikaw grabe ba, mo kong tignan. Para kaya ikaw ba, ano, minsan na, yung sa jowa, na, nagkakaroon din ako. Minsan, may mga bagay ka rin na hindi nasabi sa kanya. This is my chance. Wow! na pagka dalawa lang kayo sa relationship, totoo yon. Like, sobrang hirap na iparating kung ano yung gusto mong mangyari kung alam mo naman talaga yung isasagot na sa'yo is no. So parang iisipin mo na lang, okay, para mag-work. Wag na lang, di ba? So intindihin mo na lang. Which is, yun yung advantage nyo kasi open lahat. Kailangan namin mag-usap ng jowa ko mamaya. Kaya naman, eto naman, ako talaga palaban sa sagutan. Ang guest natin ngayong gabi, walang inuurungan. Kaya naman, meron pa kaming isang tanong na nakatira kayo sa isang bubong. Ang tanong, Derek, Justin, and Junko, kapag tinamaan kayo ng init at mapapasubo kayo sa digmaan, sino ang pinakamagaling mag-perform at makipagbakbakan? Yun ang gusto kong malaman, yung sino ba yung magaling na talagang yung hindi mo makakalimutan pag ginawa niya yun. Pero mamaya nyo nasagutin yan. At sa ating pagbabalik, abangan natin kung mapapaswallow ba ang mga guests natin. Ngayong gabi, dito lang yan sa The SPD Show!